ngayon, nandito na ngayon tayo, papasok sa bayan ng Naic. So ngayon, nandito na ngayon tayo sa Diocesan Shrine of Immaculate Heart of Mary dito sa Naic, Cavite. Ang Naic ay dating bahagi ng bayan ng Maragondon. Ito ay napahiwalay noong taong 1795. Ang Naic ay isang acronym na nangangahulugang Nuestra Adorada Immaculada Concepcion. Ito ay tumutukoy sa patrona ng bayan na Our Lady of the Immaculate Conception. Noong panahon ng Rebolusyong Pilipino, noong taong 1896 hanggang 1898, ang lahat ng pangalan ng mga bayan sa Cavite ay isinalin sa wikang Pilipino. Kaya't ang pangalan ng Naic ay binago at ginawang Naic, na nangangahulugang magwagi. Ang Diocesan Shrine ni Immaculate Conception, na kilala din bilang Naic Church, ay isang simbahang Romano-Katoliko na matatagpuan dito sa munisipalidad ng Naic. Ang parokya ay itinatag noong taong 1796 na pinamunuan ni Pedro Antonio de Escuza. Ang simbahan na ito ng Naic ay sinimulang itinayo noong 1800s. Nayari pa sa mga light materials tulad ng kahoy at kugon grass. Nang lumaon, dinagdagan ito ng simbahan ng ilang kagamitan tulad ng kopa, pares na cruets at ilang mga ornamentasyon o gayak. Ito ang mga naidagdag sa loob na 6 na taong taunang pagtatayo nito. Ang simbahang ito ay isa sa pinakamataas at pinakamahaba sa lalawigan ng Cavite. Pangalawa naman ito sa Katedral ng Imus pagdating sa lapad. Noong taong 1835, ang pagtatayo ng isang bagong simbahan na bato ay pinamahalaan ni Don Pedro Florentino. Ang konstruksyon ng simbahan ay nagresulta ng pagdagsa ng mga tao. Mula sa 18 mga baryo noong taong 1845 hanggang sa 26 na mga baryo noong taong 1867. At lalo pang dumami ang mga baryo dito
hanggang sa umabot sa bilang ng 54 na mga baryo noong taong 1888. May mga kaganapan na makabuluhan sa rebolusyon ang naganap sa Naic. Tulad ng pagdidisenyo ng unang opisyal na watawat ng bansa na naganap sa sulok Naic, Cavite. Ang watawat na ito ay itinuturing bilang opisyal na republika ng Pilipinas sa Naic Assembly noong March 17, 1897, na kung saan nagpasya ang mga pinuno ng katipunan na gumamit ng isang watawat na may bagong disenyo. Ang watawat na ito ay naging unang opisyal na watawat ng mga Pilipino. Nang malaman ng mga Dominikanong praile na ang lupain ng Naic ay mayabong, naging interesado silang manirahan dito. Nang lumaon, ito ay sinimulan nilang tayuan ng gusali ng administrasyon ng Casa Hacienda, nakasalukuyan ngayong sakop ng Naic Elementary School. Ang Casa Hacienda de Naic ang tanging Casa Hacienda na pinamahalaan ng mga praile sa Pilipinas, na mapaghanggang ngayon ay nagagamit pa rin. Sa panahon ng rebolusyon, ang kumbento ng simbahan ay ginamit na punong tanggapan ni Supremo Andres Bonifacio. Pagkatapos ng Tejeros Convention noong March 22, 1897. Noong April 19, 1897, sa ikalawang palapag ng gusali ng Casa de Hacienda, ay naging tagpuan nila Andres Bonifacio at ng kanyang mga kapanalig upang mabuo ang tinatawag na Naic Military Agreement. Ito ay ang dokumentong nagsasaad na ang Supremo Andres Bonifacio na siya pa rin ang pangulo ng pamahalaang mapaghimagsik, matapos niyang mapasawalang bisa ang eleksyon na naganap sa Tejeros. Hindi po ba na hindi naman karapat-dapat si Don Andres Bonifacio, dahil inaamin naman niya na siya ay walang mataas na pinag-aralan? Bakit hindi natin piliin si Jose del Rosario na siyang tunay na mambabatas? Sandali lang. Napag-usapan na natin kanina na ating igagalang tatanggapin ng sinumang mahalal na pinuno sa pamahalaang panghimagsikan. Nang ako na ang nahalal bilang pinuno ng isang pinakamaliit na posisyon sa kabinete, eh nagpo-protesta ka pa! Hahayop ka! Ano ba? Ha? Senyor! Tawag niyo! Ano ba gusto mo? Ha? Paalala lang, Andres! Yun ay solusyon lamang at hindi isang musyon! Wala akong pakailan! Hayop ka! Magtulog tayo! Supremo! Patawad niyo ako! Ano malak mo? Bilang pinuno ng halalang ito, dinedeklara ko na walang salsay at walang bisa ang halalang ito! Ito ay naging isang hakbang
upang salungatin ang paraan ng pamahalaan na nais ng mga magdalo at ni General Emilio Aguinaldo. Mula sa ikalawang palapag ng Casa Hacienda de Naic, sa araw na iyon, ng April 19, 1897, nagpahanda pa ng mga pagkain para sa pulong ang Supremo Andres Bonifacio. Habang may mga tao si Aguinaldo na binihag na nasa unang palapag. Samantala, isa sa mga tagasunod ni Aguinaldo ang nakatakas at nakarinig ukol sa pagpupulong, si General Lazaro Macapagal. Dali-dali namang pinuntahan ni Macapagal si General Emilio Aguinaldo na nuoy nakaratay sa banig ng karamdaman at nagsumbong. Ipinakulong kami lahat ng Supremo nang dumating kami sa Hacienda Tejeros. Nang Supremo? Nang mga tauhan niya, inanyayaan kami sa isang silid. Ayaw na kaming palapasin. Lahat ng mga armas namin, ipinalabas namin. Napatayo naman sa malaria ang general at dali-daling tumungo sa Naic. Pasensya na po. Binilinan po kami na wag kayong papasukin. Mga kawal, kilala niyo ba kung sino ko? Opo, senyor. Kaaway ba ako? Hindi po, senyor. Kahit na pinigilan ng mga gwardya, pilit pa rin nakaakyat si Aguinaldo sa ikalawang palapag. At mula mismo sa kwento niya, sumilip siya sa puwang ng pintuan at nakinig. Nasasaad sa liham na ito na nakatakdang sumuko si General Emilio Aguinaldo sa mga... At malamang ay nasa kanila na siya ngayon. Mabuti na lang ay sumumpa kayo at lumagda maging tapat sa adhikain ng himagsikang ito. Mga kasama, General Emilio Aguinaldo. General! Senyor, magandang gabi sa inyo, mga senyor. Magandang gabi naman, General. Eh, mabuti, narito ka. Sumama ka na sa pagpupulong na ito. Maraming salamat sa paanyaya, Supremo. Subalit, mukhang hindi ako kailangan dito. Lalo na't hindi ako imbitado sa pagpupulong na ito. Alis na ako. Abay! Nabigla si Aguinaldo dahil nakita niyang kasama sa pulong ni Bonifacio ang kanyang ministro na si Artemio Ricarte at ang kanyang dalawang mahal na general na sina Mariano Noriel at Pio del Pilar. Senyor! Senyor! Pinababalikin ng Supremo sa pagpupulong. Inuulit ko, Procopio. Hindi ako imbitado at kailangan sa pagpupulong niya. Salamat. At sa pag-alis na iyon ni Aguinaldo, sa liwanag ng posporo, nahanap niya ang kanyang mga kawal at pinalaya niya ang mga ito. Buksan niyo pinto. Opo, senyor. Makakalaya na kayo. Dali! Barangay sa campo. Ilang oras matapos ang pulong, ipagpaumanhin niyo kung nalin lang kami ni General Del Pilar. Ipagpaumanhin niyo. Kalimutan na natin ang mga bagay na ito. Ang mahalaga ay tayo nagkakaisa. Ipinatawag ni Aguinaldo sina Mariano Noriel at Pio Del Pilar. At hindi magkaumayaw na humingi ng paumanhin ang dalawa. Mapanganib, nakakabuo lang natin ay may ilang elemento nang gustong buwagin ito. Dahil sa pagpapatawad na ito ni Aguinaldo, ang dalawang ito ay numerong unang nag-udyok sa batang general na patayin ang mga Bonifacio dahil mapanganib sila sa himagsikan. Mabagsak tayo. Wala na tayong magagawa kundi arestuhin ng Supremo sa salang trisyon. Kung kinakailangang ipapatay siya, wag. Hanggat maaari,
Hindi dapat mamatay ang Supremo. Wag. Para sa bayan. Ngunit, isang pangyayari ang naganap. Isang kahilingan lang ito. Kaunting tulong para sa kawal ng himbagsikan. Hindi mo maibigay? Ako na mismo ang pinuno ng himbagsikan ang humihingi sa'yo! Hindi mo maibigay! Pasensya na po, pero sapat lang po ang ani namin para sa aming mag-anak. Rokopyo, alam mo na gagawin. Mga kasama, sulugin ang mga bahay! Matapos ang pangyayaring iyon, inutos ni General Emilio Aguinaldo na dakpin ang dalawang Bonifacio. Pinilit daw ng mga tauhan ng Supremo na makahingi sila ng kagkain at salapit. Ngunit nung hindi ito matupad, tinakot sila ng Supremo na susunugin ang buong bahay ng Indang. Wala na akong magagawa. Dakpin na ninyo ang Supremo. Sila ay dinala sa Casa Hacienda at ikinulong sa isang masikip na Bartolina, kung saan sila ginutom at pinahirapan. Hello mga kobra, so ngayon makikita natin dito yung pinagpiitan kila sa magkapatid na Bonifacio. Si Bonifacio, si Andres Bonifacio at si Procopio Bonifacio. Halika, tingnan natin. Wax lang. Yan, so wax lang daw po sila. Yan, mga kobra, kaya medyo madilim, no? Kaya hindi natin sila. Medyo ba, si Bonifacio Brothers. Dito po sila piniit. Makaraan ng tatlong araw, dinala sila sa Maragondon at kalaunan ay hinatulan ng kamatayan. Matapos ang mga pangyayari sa mga Bonifacio, sa Hacienda de Naic din naganap ang pagtatalaga ng mga unang ministro ng gabinete, kabilang ang mga kagawaran ng panloob, hustisya, pananalapi, at depensa. So yan, so ngayon pinayagan tayong pumasok sa simbahan ng dito sa simbahan ng Naic. No, so sa dito sa Naic papasok tayo. Halika. Ito ang ibig sabihin ng pagiging Immaculada Concepcion ni Maria. Naniniwala ang simbahan na ang mahal na Birheng Maria ay walang bahid ng kasalanan. Sa simula pa lamang ng paglilihi sa kanya ng kanyang ina na si Santa Ana, ay napanatili ni Maria ang kalinisan mula sa dungis ng salang orihinal bilang paghahanda sa kanya para sa dakilang plano ng Diyos na siya ay maging ina ni Jesus. Nang inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayon ng Nazaret sa Galilea, pinapunta siya ng Diyos upang sabihin kay Maria ang mabuting balita. Matuwa ka, Maria. Ikaw na pinagpala ng Diyos. Suma sa iyo ang Panginoon. Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel. Inisip niyang mabuti kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya, sinabi sa kanya ng anghel Gabriel, "Huwag kang matakot, Maria.
dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taas ng Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Magahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan. Nagtanong naman si Maria sa anghel. Paano po ito mangyayari gayong dalaga pa ako? Sumagot naman ang anghel Gabriel. Sasa iyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taas ng Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipanganganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Maging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Alam ng lahat na baog siya, pero 6 na buwan na siyang buntis ngayon, sapagkat walang imposible sa Diyos. At sumagot naman si Maria. Alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. At iniwan na si Maria ng anghel na si Gabriel. Sa mga panhong iyon, nakakatakot ang magbuntis na wala pang asawa dahil maari siyang batuhin hanggang sa mamatay. At isa pa, maari siyang iwan ng kanyang mapapang-asawa na si Jose. Ganun pa man, sa kabila ng lahat ng ito, nagtiwala at sumunod sa Diyos si Maria. Naging posible ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at kabutihan ni Jesucristo, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang katuruan tungkol sa Immaculada Concepcion o ang kalinis-linisang paglilihi kay Maria ay mahalaga para lubos nating mabatid ang misteryo ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa Immaculada Concepcion, inihanda ng Diyos na maging karapat-dapat na dalhin ni Maria sa kanyang sinapupunan si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Ang paniniwala na mayroong Immaculada Concepcion ay nag-umpisa sa maagang kasaysayan ng simbahan. Ipinagtibay ang katuruang ito ng simbahan sa utos ni Santo Papa Pio IX noong 17th century at sa pagdaan ng panahon may kalituhang bumabalot sa ilang mga mananampalataya. May ibang nalilito at nagsasabing patungkol daw ang Immaculada Concepcion sa paglilihim ni Maria kay Jesus, lalang ng Espiritu Santo. Ngunit, mabuting linawin ang ibang konsepto nito. Ganda. Ganda. Ganda dito sa Naic. No? Alam niyo ba dito sa Naic? Sa simbahan na ito, isa ito sa pinakamalaking simbahan dito sa Cavite at pinakamahaba din ang aisle. Yan, kung saan ka maglalakad dyan, sa habahan na yan. Yan. Ba, ganda dito. Mahalagang tandaan na ang Immaculada Concepcion ay patungkol kay Maria at kung paano siya pinangalagaan ng Diyos mula sa salang orihinal sa simula pa lamang. Hindi niya namana ang salang orihinal mula sa kanyang mga magulang. Kaya noon pang panahon ng paglilihi ni Santa Ana, inihanda na si Maria bilang isang karapat-dapat na nilikha dahil dito. Siya ay dalisay at perpektong templo para sa pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng Diyos na si Jesus.
ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Immaculada Concepcion tuwing December 8. Ito ang pagpuno ng Naic, kami ay nakiliwang sa pagsinta mong tunay sa aming pagsinta mong tunay sa aming iyong pangalo. Isa itong holiday of obligation o araw ng Pangilin. Kaya ang lahat ng Katoliko ay inaatasang magsimba at makiisa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahang ito. O Maria, ipinaglihing walang sala. Ipinalangin mo kaming sa iyo'y dumudulog. Mga kaobra, ipinakikilalok sa inyo ang patrona ng bayan ng Naic, Cavite, si Immaculada Concepcion. Bukas sa Obra Maestra.